204, Lancelot at MB naman ang gagamit ng Johed. Para naman si Signal Ultra, Chujin para sa kanyang Esmeralda, Imba DJ for that Selena. Hades naman sa kanyang Harith, Blank for the Kufra, Andrea para sa Masha. Pero papatayin nila itong nasa mid lane, Chester. Isa na lang ang mabubuhay nga ba? Oop, natira ni Blank. So for that one, Chester will go down 1-for-1 trade. Agad yung nangyari. Plus na-delay nila. Na-delay nga ba nila si, ano, si Selena mag-blue buff? Direct pa-check nga. Na-delay nga nila. Oo. So mahirap to para sa kanila. Hindi, ay, hindi lang ano, hindi lang nag-check dito yung NXP na ano na pumunta dun sa blue buff ng Signal Ultra kung sakasakali. Yun mga kaibigan. So this time, eto na. Nilagay ko na rin ang poll. Mga best of updated na. You can vote out the team that you're going to support. Pero 1-1 ang ating score naman pala dito agad. Di ko napansin yun ha. Nagtatype lang din sa dito ng poll eh. Pero ayan, participate kayo sa poll below para makita natin ang output kung sino bang may mga supporter dyan. Pero eto, naupo sa top lane. Rene J, Diyos ko, muntik na. Pero yan ang problema dyan eh, no? Finner's pick kasi nila yung Uranus. Na-open tuloy yung Esmeralda against four Signal Ultra. So alam naman natin lahat na nahihirapan ng isang Uranus against Esmeralda. O yun pa. So, bottom lane, naku, wala nang buhay si Rhea dito. Wala nang buhay. Shout nga pala kay, ano, kay RJ Fernandez sa tropa natin. Lalaban na tayo. Wala na sila nga post request dito, mga tropa peeps. So si Esmeralda, ayun, nakita sa top lane. Kuya, yan, Kuya Popey. Pero eto, naku po, ayun, dali, patay. Mga besto. Pero to si Chester, babawian nila, ladies and gents. Naku po, may summon force na pala. Pero nice, ejector doon, pero hindi pa rin nakakawala. Damay pa rin yata dito si MB. Mukhang gusto na rin patayin. Pero sa kabilang banda, Imba DJ here, onto this backlane, Selena, nakita, tinaniman, pero yung paana, hindi ko connect, and there's a shield coming in from MB, mga kaibigan, babasag pa nga ata sa bottom lane. Masa yan, masa yan, iba yung dating nung masa dyan, pero oops, siyawi nga pala sa backlane si manggagaling, H2 naman for that, uy, Lancelot, medyo masakit na rin yung kanyang damage dito, H2 getting a kill for this one, so 4-2 ang ating score at mukhang didiretsuhin niya pa nga ba, uy, nadodge lahat ng panira, plus the gold buff ay napunta sa kamay ni H2. Yun, mga kaibigan. So, this time, okay na okay ang pinapakita ng performance dito ng NXP Predator Solid. And for Signal Ultra, medyo nahirapan lang sila kumuha ng kills, but still, hindi naman din ganun ka left behind. Item check tayo dito for the early stage ng game ng items nila. Uy, ito na. Wala pa. Tinamahan pa. Uy, naku po, lalaban pa nga. Chester, laban si AIDS. Kasi hindi ito matama talaga. Nakapag-say. Nakasmoke. Medyo masakit. Yun ang maganda dun, no? Pagka gusto kang patayin nga naman ng isang, ano, ng isang Harith dito, di ka mapapatay basta-basta. Basta meron kang second skill, smoke bomb ka, umbaga. Pero ito. Uy, damage ni H na dun, ha? So, naku, natakpan pa si Imba DJ dito. Pero si Imba DJ, guys, isa sa mga malulupit na support from Signal Ultra and mukhang nakuha nun pa sila sa pagkakataong yun. H2 pa nga, Zaman Force na ilapag. Samantalang MB papasok din naman. May lead the Wanderer. Kompleto ang tropa ng NXP. Samantalang meron pa rin dito. Maglalaban. Rene J papasok para makounter ang kanilang rotation. Oops, Hades. Nilalamangan niya na. Alam niya kasi yung kaya niya. Ibigay na damage dito. Pero Chujin walang tinamaan. Rhea, kinakapos na rin sa hininga. Rene J din mapapatay dito sa top lane. Tignan natin. Pero Chujin nakapatay. Si Yawi pa nga rin dun. Ang naging sagot, hindi pa tapos ang laban. Medyo magiging matagal na to para sa kanila. Pero Abyssal Arrow or Abyssal Trap tumama to kill Rene J. Chester dito, mga kaibigan. Hindi rin pwedeng tumipi basta-basta na. Lagi kong tinitignan sa mapa kung nasaan si Kuya Rene J. And a good surprise doon coming in from NXP Predator Solid. First turtle of our games now up. Pwede nang kunin din kahit sinong pwede. Pero this time, dumidikit na ang score ng Signal Ultra pagdating sa killing score. Pero sa gold, still in favor of NXP Predator Solid. Oh, nako, tingnan natin dito. Bottom lane naman yung magiging sagot nila dito. Oops, nako po, it's a sandwich play para dito kay Rhea. Mapapatay pa nga sa pagkakataong ito. Hindi na nakatakas dahil kumpletos Ricardos yung kayang ibigay na skill dito. Pero Abyssal Arrow won't not connect dito para sa bottom lane natin, mga kaibigan. Pero oop, nako po, si H2O. Grabe naman talaga mag-clear yung bench yung wipe. At 7-5 na pala ang ating score. Medyo malaki ang kalamangan with a 2K gold lead. Tingnan natin, pati Cryo Turtle ata, possible makuha pa ito ng pa, next top play lane. Mga kaibigan, kanina pa nagbabakbakan to. Can we take that one out? Top lane. Ito top na, lane. Naku po, wala nang buhay parehas. Boy, pero there's comes a AIDS, mga besties. And dun nga lang, medyo Eagles doon, nagtawag ng backup. At muntik na si Chujin, but still, alam naman natin, mahirap-hirap nga naman talagang tapatan ng isang, ano, ang isang Esmeralda. Lalo na kung may pag-damage dear kapag here comes Chester. Naku po, nangangamoy-ngamoy lang din naman, nangangasim-ngasim. Pero yun nga, nakakaibigan. Execute na, dali, sinolo kill ni Kuya Chester dito. Ang isang Hades with a 3 deaths na
pala ang Harith. So far, hindi na natin siya makikita mag-snowball muna yata sa laban na to. Ayun, si MB na lang ang pagtitripan. Mga besties, tuloy pa din ang boxing. Iba DJ has been taken down. Another one ejector para kay MB, pero patay din siya. Mga premier double kill para kay H2O na dito to invade that buff. Wala nang pakisapatayan. Buff lang muna, mga kaibigan. And I think that that's gonna be a problem for Signal Ultra pag walang blue buff dito. It's either si Hades ng Harith or Esmeralda. No. Zero try na pala si Rhea, no? So, na-maximize talaga ni Chester yung paghawak niya ng Natalia. Samantalang Chujin dito, laban kay Renegade, wala nang pakialam, kukuha ng objectives yan. H2O for the backup, mga kaibigan, laban sa dalawang players dito. Pero hindi tumama ang kanyang ultimate dito, pero oops, Chujin, mukhang mabubuhay pa sa pagkakataong ito. Nabigay na ang lahat, pero hindi pa rin sapat. Amin sa laro, will not be connected. Pero oops, titignan natin kung sasama pa ang isa sa mga players or Chester dun sa clash na yun. Ang dami nangyari, pero walang casualty. Yup, tama ka dyan. And for this 10-7 ang ating score, 4K gold lead or 3, oh yeah, 4K gold lead in favor of NXP Predator Solid. Lumalaki-laki. And for Signal Ultra, ngayon ko lang din nakita na talagang nahihirapan sila against their opponent, NXP Predator Solid. And BOD din kagad dito for that land slot. So damage is real kagad sa bottom lane ito. 2 against 1, but wait, there's more. Andi dito si MB with unstoppable force. Mukhang lalaban pa lang din, mga kaibigan. Another one, si Rhea muntik na, pero sa kabilang banda, ayun naman pala, naupo yung Zaman Force dito. Hades has been taken down, tuloy pa din with the mega kill pa para kay Chester Blank dito, trying to escape with that figure out, pero ayaw pa din, lumaban, lalabanan si Chujin dito, nakatakas with that execute coming from Renegade, and another one connected sa kabilang banda naman sa bottom lane. Tower Plus sa Timba DJ, baka mapatay lang din. Wipe out ang Signal Ultra dito. Isipin mo si Chester, yung wala ng buhay kanina, pero si MB pa rin yun ang patay. So, talagang nakita naman natin dito kung paano suportahan talaga ng mga players yung isa't isa, walang iwanan sa NXP. Diba? Yun yung gusto nilang patunayan dito. Pero oops, nakita naman natin, yes, maganda ang pickings ng Signal Ultra. Pero hindi nila na-maximize yung ganung pickings. And makikita natin dito ang isang Harith with a 2-4 score. Medyo naaaning sila ngayon, nahihirapan sila, pero nag-connect yung Abyssal Arrow. Tingnan natin kung angat-ngatin nga ba si paring Chester, pero eto na si paring H2O, patay agad si Harith doon. Napakabilis na nga naman nun para sa kanya, naka-BOD na rin kasi siya. Yun ang problema dito, hindi na nabigyan ng space yung Harith, so hindi siya ramdam sa laro natin ngayon. Mabilis lang siya pinapatay-patay. Ladies and gents, si Chujin yata madadamay na din, nahabol-habol dito ni Renegade ni Yawi. Here comes H2O, mga best friend. Ayun, patay, Yatapi Bowlers, dalawa ang patay dito ngayon on the side of Signal Ultra, and the pressure is now coming in from NXP Predator Solid. Bottom lane, ganun pa. Pero oops, teka lang, masyado nang malalim yan, mga kaibigan. Oop. O yun! Yun na, na-ejector plus unstoppable force ang naibigay. Patay pa nga rin dito, mga kaibigan, pero for the backup, Renegade. Grabe naman mang mama yung si Renegade doon. Samahan mo pa ng isang Yawi. Plus, nasa loob na sila, wala na silang pakialam kahit saan kayo magpunta. Tamang sticker lang dito ang binibigay ni Renegade sa Signal Ultra. Pero Chujin, mukhang lalaban din naman. Ayaw pa rin. Umalis doon ni Renegade. Kinuha na lang or sinecure na lang dito yung turrets. Grabe nga, namusaksak patalikod. Patay agad si Hades. Grabe, Yatapi Bowlers din kagad. Pero ito, third tower ang kukunin naman din ng NXP Predator Solid. Pero ito na yata ang last moment for this game. Number one, nagkakaubusan na with the triple kill pa para kay H2O. Ladies and gents, look at this one out. Naka-tower lock na ang NXP Predator Solid. And for that game, number one will go to NXP Predator Solid.